Magandang araw po sa inyong lahat. Update po muli tayo sa Bagyong Betty. Suspendido po ang klase ngayong umaga po, no, dahil nga po tinataya po na signal number 1 po sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Ang lokasyon po kasi ng bagyo natin kaninang madaling araw po ng umaga, no, ang sentro ng bagyo, no, mata ng bagyo, no, ay estimated po natin, no, na nasa 525 kilometers per hour east of Apari, Cagayan, no. At ito naman pong kanyang hangin, no, ay umaabot po ngayon ng 155 kilometers per hour sa sentro po yan, no. At yung kanyang bilis naman po, no, ay umabot na po ngayon sa 190 kilometers per hour and central pressure of 950 kilometers per hour, no. At nakikita naman natin, guys, kahit papaano po, hindi pa po masyado nagpaparamdam itong si Bagyong Betty. Pero anytime po yan, pwede pong bumugso ng ulan dahil nakita nyo po sa kalangitan ngayon, medyo makulimlim po. Kaya po sinuspindi ang klase, nag-advance na po ang Pag-asa na dapat po walang pasok ngayon kasi anytime po pwedeng bumuhos ng malakas na ulan at may kasama pong hangin yan. Pinaghahanda po ang lahat, dapat ay ready tayo sa bawat oras dahil hindi po natin alam kung kailan po lalabas at lalakas ang bagyo. Ngayon po, no, all classes po, wala pong pasok ngayong May 29, 2023. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala dahil nakaready po ang mga food pack natin para sa mga maapektuhan po ng bagyo. Pinagandaan na po yan, unlike po nung mga nakaraang bagyo, hindi po tayo naging prepared. Kaya po, always ready lamang tayo sa posibilidad na mangyari. At patuloy ko po kayong i-update sa paggalaw po ng bagyong si Betty. Patuloy kayo mag-like and subscribe po sa ating channel for more weather updates. Maraming salamat po.